بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa lahat po ng mga tagapakinig natin na nakikinig ngayon dito sa ating FM radio station 95.5 Cool FM, magandang araw po mga kapwa namin Bang Samoro. At dyan din po sa opisina namin, sa MHSD office. And then, kayo po ay kasalukuyang nakikinig sa atin pong programang Tinaguriang Katindingan. Ito po ang programa natin, alay sa lahat ng Bang Samoro. Naririnig po natin ito sa ating radio station dito sa Cool FM every Saturday, tulad ngayon, oras alas 10 hanggang alas 11 in the morning, and every Wednesday sa oras naman na alas 3 hanggang alas 4. This program is sponsored by the Ministry of Human Settlements and Development with our Minister and Member of Parliament, Dr. Hamid Aminuddin D. Bara. Ang opisina po natin ay meron tayong regional office located at Dilangalan Building, Monge Street, Cotabato City. And of course, meron po tayo ditong satellite office sa may MH4 Building, Barrio Green, Marawi City. Bago po natin simulan ang mga magiging talakayan natin ngayong araw na ito, let me give you again the objectives of this Katindingan program. Okay, una doon upang magbigay tugon sa mga bagay na dapat natin malaman tungkol sa posisyon o di kaya naman role na ginagampanan ng Ministry of Human Settlements and Development. Pangalawa, patungkol naman sa mga gawaing pinapatupad ng ating ministry para sa epektibong pamamahala sa mga lugar na sakop ng Bang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Katulad rin po ng pagbibigay ng tamang kasagutan sa mga katanungan ng mga kapwa Bang Samoro natin patungkol sa tinatawag nating moral governance at sa kahit anong magandang talakayan na may kinalaman sa ikabubuti ng Bang Samoro people na kailangan natin mapag-usapan. Ngayong araw po na ito, pag-uusapan natin ulit ang tinatawag nating BARM MRP o yung may kinalaman sa BARM Marawi Rehabilitation Program. Ito po ay continuation ng ating previous topic. Okay, and now with our very special guest, isa sa pinaka-active, makikita naman natin sa social media. Okay, ang nag-iisang MP Ana Tarjata Basman. Ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon. Napakaganda siguro na mas lalo nating maintindihan itong programang ito. Para kanino at ano ba yung magiging benefits ng mga makakakuha ng mga recipients natin. Bago po tayo magsimula, bumati po muna tayo sa ating mga tagapakinig ngayon. So, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, mabad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Sa'yo, Rohanifa, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayong umaga. Maraming salamat sa MHSD para sa pagkakataong ito na siguro makapag-share tayo ng kung ano yung nalalaman natin about the Marawi Rehabilitation Program. Opo, no? Siguro hindi na natin ito patatagalin kasi yung magiging flow natin is parang question and answer para naman ma-update yung mga Bang Samoro about sa sinasabi nating BARM MRP, no? Ano ba itong BARM MRP, attorney, at saan ito nanggaling? Kung matatandaan natin, siguro a few months ago, nung katapusan ng August, na naglabas ng report ang Special Committee on Marawi ng resulta ng kanyang mga series of public hearings, public consultations na ginawa natin dito sa Marawi, meron din doon sa Cotabato. So, nung naglabas siya ng report, yung Special Committee on Marawi or SCM, kasi ang ano yun, instrumento siya ng parliament natin, meaning yung legislative body natin sa BARM. Nung nilabas niya yung report niya, yung mga laman nun ay rekomendasyon para sa executive, para naman siya i-implement ng ating Bang Samoro government under the Office of the Chief Minister. So, nung sinubmit siya,
Nagpatawag agad ng cabinet meeting si Chief Minister para i-discuss sa kanila yung resulta ng yung report natin. Okay. Ano yung laman nun. At napag-desisyonan after maraming mga usapan with the members of the cabinet na ito nga yung magiging paraan kung paano i-implement ng Office of the Chief Minister yung report ng Special Committee on Marawi. Okay. So, kinreate itong Marawi Rehab Program na merong sariling pondo galing sa opisina ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim. Tapos, ginawa din nila na yung magtatrabaho para dito sa Marawi Rehab Program ay composed primarily and predominantly by the Maranao MPs who were also part of the Special Committee on Marawi. Okay. Masyadong malinaw. Bale, yung pondo pala ay galing sa ano sa OCM. Yes, OCM. Okay. Ngayon, ano ba yung layunin ng programa natin ito? Ang layunin ng MRP or Marawi Rehab Program is ano, bigyan ng kasi ang rehab naman ng Marawi Rehab ay primary function ang mandato niya nasa national government. Kahit sa Bangsamoro Organic Law nakalagay doon na yung rehabilitation i-continue under the Task Force Bangon Marawi. Pero hindi naman din pwedeng nanonood lang ang Bangsamoro government ang BTA. Oh, so ang Marawi Rehab Program ang layunin niya maging supplement to the national government initiatives on Marawi rehabilitation. Kaya yun yung layunin niya na yung mga tingin niya na siguro kailangan punan sa mga ginagawa na ng national government ay gagampanan ng Bangsamoro government sa abot ng makakaya nito. Considering nga na limitado ang kanyang authority on Marawi Rehab, limitado rin of course definitely compared sa national government, limitado rin yung kanyang budget, pero gagawin niya yung makakaya niya para sa Marawi Rehabilitation. Ilan po ba yung ano budget ng ano natin, Marawi so, Rehab natin? So, for the year 2020, we have 500 million pesos on Marawi Rehabilitation specifically. Oo, 500 million para sa ano natin, budget natin. Ngayon, para saan at para kanino ang programang ito? So, anything in relation to Marawi Rehabilitation, apektado ang mga IDPs, covered yung mga lugar na naapektuhan ng Marawi siege, yung mga tao na kahit wala na sila sa Marawi pero kasali sila, nanggaling sila doon, apektuhan sila ng siege, covered yan ng Marawi Rehab Program. Masha'Allah, no? Narinig natin yung pondo na binigay is 500 million to be specific, and that is purely intended for the IDPs. Pwede yung mga within Marawi at saka outside Marawi, provided na proving natin talaga na affected sila. Okay, ngayon, sino-sino naman po, attorney, yung mamamahala sa pagpapatupad ng mga programang kasali sa ano natin, Marawi Rehab natin? Yes, so nung nag-issue ng memorandum si Chief Minister for the Marawi Rehab Program, na-create din doon yung Program Steering Committee. Program Steering Committee. Yes, so PSC. Ang PSC na yan, headed by our own Deputy Chief Minister, si Alim Ali Sulaiman. Okay. Siya ang chair. Ang ating vice chair ay si Minister Hamid Barak. Our very own Minister. Then, composed of other members of the cabinet and members of the parliament. So, nandyan si Executive Secretary Abdurrauf Makakuwa. Okay. Nandyan din si Cabinet Secretary Asnin Pendatun. Ang Deputy Minister natin for Finance, Budget and Management, si Attorney Ubaida Pakasem. And the rest of your Maranao MPs na naging bahagi ng Special Committee on Marawi. So, nandyan si Sir Bravo, Abdullah Makapaar. Nandyan ako at saka si MP Marjani ay nandyan din. So, yun yung composition natin ng PSC. Okay. Ang role ng PSC is to approve yung mga projects na mapapondohan ng Marawi Rehab Fund, yung 500 million nga. Which so, means sila yung ano sa approval. Yes, approval. Ang implementers natin ay mga ministries pa rin, mga agencies. So sila yung magpo-propose ng proyekto. Sa kanila manggaling. Sa kanila manggaling, i-approve ng PSC. Okay. Tapos ibabalik sa kanila, i-download ng OCM ang fund sa ministries mismo, hindi sa PSC, diretso sa ministries, para i-implement.
Pero kapag kunwari merong naiisip ang PSC, for example, ng mga proyekto na hindi pinropose ng ministries, ang PSC din pwedeng mag-come up with its own project proposal. Nice. Na i-implement na. So, pag in-approve ng PSC yon, i-implement yon ng ministries. Oo, kung ma-approve, no? Yes. Okay. Tapos, sinagdag ko lang. Ang PSC din ay hindi limitado doon sa function doon sa 500 million na funded na projects. So, kung kunwari may ibang mga proyekto or ibang activities ang BARM government na in relation to Marawi Rehab, pero hindi funded by 500 million. Mm-mm. Yung PSC din, trabaho rin yung i-monitor yung mga projects na yon. So, ang objective nito para nakasentro, nakacentralize sa PSC, yung lahat ng initiatives ng BARM government when it comes to Marawi Rehabilitation. Mm. Para kung meron mang isang opisina na nakakaalam ng lahat ng nangyayari on Marawi Rehab, yung PSC yun. Okay. Aside from approval, pwede rin sila sila yung nakamonitor, yes. Di ba? Ngayon, ano ba yung mga, pwede po bang i-enumerate niyo po sa amin, ano yung mga posibleng proyekto na napapaloob sa ano Marawi Rehab natin? So, isa sa mga, yung mga nabanggit dun sa Special Committee on Marawi na report, yung mga urgent, sabi natin, sabi sa amin during the public hearings, yung database ng mga IDPs ay hindi kompleto. Mm. So, kasama sa wino-work out ngayon ng PSC in cooperation with the appropriate ministry na magkaroon ng database na kompleto at yung may further enhancement doon sa database na ng Task Force Bangon Marawi. Pero yung sa in terms of delivery of services, isa sa mga na-identify na urgent yung sa water, yung sa tubig kailangan para sa ating mga tama doon sa mga IDPs natin. So, immediately after i-launch natin yung MRP, nagpunta ang ilan sa amin sa mga shelters para i-check kung ano yung sitwasyon ng kanilang water supply. Para makita natin. Yes, so nag-profile tayo ng water, nag-profile tayo ng water situation, ng wash situation ng mga shelters. So, yun ay isa rin sa mga nakikita natin na proyekto na ma-approve, inshallah. By the PSC. Iba pa yung mga livelihood components. Oh, may livelihood. May mga ganun din. Yung food security. So, nung nagpunta rin tayo sa mga shelters, tinignan din natin kung may mga areas ba doon na pwedeng pagtaniman ng mga produce na pwedeng kainin ng mga nakatira doon. At iba pang nag-iisip pa tayo kung paano ma-work out na masigurado na hindi naman nagugutom yung ating mga IDPs habang nandun sila sa mga temporary shelters nila. Marami pang iba, yung health needs nila, education needs nila. Kailangan din. Lahat yun mga nakalagay doon sa report natin sa special committee. Bale, may mga ano ba? Kasi makikita natin maraming IDPs na nakaano sa home based pa. Mm-hmm. Pero may mga programa ba tayo na related sa housing? Yeah, so ang isa sa mga imo-monitor at minomonitor ng PSC ay yung naipangako na ni Chief Minister na 1,000 units na dedicated sa mga Marawi IDPs under the Barm Bridge Program. Mm-hmm. So, naka-close coordination tayo with the program manager ng Barm Bridge para tuloy-tuloy yung pagpapatayo natin ng housing under that program. But aside from that, meron din tayong na isaad doon sa report natin na ng special committee na kailangan din talagang tignan kung ano yung permanent housing options for everybody, including the home-based IDPs. Mm. But also in the meantime, ano yung interventions natin na appropriate for the home-based IDPs? So, nasa livelihood ba yan? Nasa issues about yung building permit na yung mga hindi maka avail because of certain limitations, yun din yung isa sa mga tinitignan natin under the within the Special Committee on Marawi Report na pwedeng i-approve as a project ng PSC. PSC, sakaling, for example, diba, mayroon na tayong mga naka-align na mga programa. So, ano ba yung magiging hakbang? Say, for example, yung mga IDPs na tukoy natin, maaaring may mga hindi pa nasali sa validation natin. So, ano ba yung dapat gawin nila po para masali sila sakali po? So, ang ginagawa po natin ngayon, nakikipag-usap tayo sa Ministry of Social Services and Development. Kasi sa kanila po yung mandato na
parang i-consolidate yung mga data na ganyan, mga vulnerable sectors, including the those displaced because of the siege. Okay. So, yung pakikipag-usap po natin sa kanila, alhamdulillah, nag-commit sila na they will work on a project proposal for that kind of an information management system. Okay. Sa parte naman po ng mga miyembro ng parliament na nandito sa Marawi, nagkaroon po tayo ng nagkaroon po ang ilan sa atin ng initiative to call for submission of names ng mga tingin ng mga tao na hindi na ipasok yung pangalan nila doon sa Katanor. So, ang overwhelming yung response, siguro mga more than 10,000 na yung names na isubmit sa initiative na yon. Ang inshallah gagawin natin para ma-verify yung validity ng mga names na yon, kung tama, kung saang area sila, kung hindi sila na-duplicate yung pangalan, is gagawa tayo ng proseso na magkakaroon ng thorough validation of the name submitted. Okay. Para contiguous yung process without that being done by the MSSD, para talagang sigurado tayo that we are targeting the right people. What will happen kung sakali, pwede po ba na may madoble yung entry, for example? So, yun yung rason kung bakit kailangan natin magsagawa ng matinding validation process. Para, pero hindi naman sila aalisin, kunwari, kung kapag na-double yung entry niya. Oh, naman. Natanggal yung pangalawang entry. Isa lang. Pero hindi sila disqualified because of that. Salamat naman. No, okay. Ngayon, doon naman tayo sa mga proyekto, kasi ang dami nating plano, mashallah, sana talaga lahat yan maipatupad para sa mga IDPs natin, kasi yun naman talaga yung Marawi Rehab. May mga proyekto ba na nasimulan na o di kaya sisimulan pa lamang? So yung sa under the Marawi Rehab program, dahil hindi magpo-first meeting pa lang ang PSC next week, inshallah. Mm. So, dun pa lang magsisimula yung pag-approve ng mga projects under the MRP. Okay. Pero yung mga iba nating ministries, nagsisimula naman na sila matagal na with their own interventions. Like yung mga MSSD, I know na meron silang ayuda program for certain vulnerable sectors, including the internally displaced. So, may mga, yung iba sa mga pinapamigay nating bigas within Marawi, galing din yun sa MSSD, yung iba galing sa Project Tabang. So, yung mga ganong klaseng interventions na. Meron ding mga proyekto ang ibang ministries on livelihood na, or MAFAR, meron silang ini-implement na yung mga pagpapamigay na equipment para doon sa mga naapektuhan ng siege na downloaded from the national government naman. So, patuloy naman yun. And ito ngang bridge, recently, nag-groundbreak tayo for 150 housing units in Pataniin, Mapaga. So, yun yung mga patuloy na nangyari na, ipapatuloy kahit may PSC na, and imo-monitor sila, inshallah, ng PSC. Kasi kasari naman yun sa role ng PSC, diba? So, ngayon, sakaling may mga katanungan o karagdagang information gustong malaman ng mga IDPs natin bilang mga beneficiaries, diba? Saan at kanino sila pwedeng lumapit? So, ang PSC naman, ang inyong mga Maranao MPs naman ay siguro one Facebook message. Okay. So, yung ganun, pwede nyo pong idirekta sa ating mga opisina ng mga... Wala bang specific na pwede nilang puntahan? Yes, pero aside from that, ang ginagawa rin namin sa PSC, sinisimula namin na, kasi kasama rin siya sa SM report, no, yung transparency and yung feedback mechanism. So, sineset up na namin yung mekanismo para makapag-direktang mga feedback, may mga grievance, may mga input na gustong ibigay ang ating mga stakeholders. Sinisimula na namin, iset up yung ating public relations unit within the Secretariat of the PSC. Okay. So doon namin na envision na isentro yung lahat ng kung sino may katanungan, doon nila tatanungin. Yung mga impormasyon na hindi available immediately, doon siguro pwedeng tanungin. Oo. May participation ba yung LGU sa proper implementation ng natin? Oo. Definitely, inshallah, yung pag nag-i-implement ang ating mga ministries, hindi naman maiwasan, hindi pwedeng hindi ma-involve at the very least yung ma-coordinate with our LGUs yung kanilang implementation. But also, the PSC is opening its lines of communication with the LGU. So, I think
kasama din sa mga isa sa mga una nating ginawa nung na-launch ang MRP is to talk to representatives of the barangay LGUs and also representatives of the city LGU. We're also looking forward to paying a courtesy visit to the provincial government. So, yung ganong collaborative at saka coordinative na pagpakipagtrabaho with our LGUs ay kasama sa iniisip ng PSC. So, bale, yung mga naka-align na program, sino-sino ba yung mga involved? Kasi ba, nasabi natin yung LGU kasali sila, yung specific na implementing bodies or the line agencies or offices na makikilahok sa pagpapatupad nito para alam ng mga ano natin, okay, IDPs so, natin. For example, ang isang proyekto ay pinropose ng MSSD. Mm-hmm. So, ang implementation ay sa MSSD. Oo, ganun. Tapos, ang kung ano ang nakasaad dun sa proposal nila na involvement ng city, provincial, barangay, LGU, yun yung ipapatupad ng MSSD. Sa monitoring din on the part ng PSC, hindi naman pwedeng hindi maiiwasan na makapag-coordinate with our LGU. So, ganun din. Both on the side of implementation and monitoring and yung continuing conversation with the LGU kung ano pa yung tingin nila kailangan na maisama or maipropose para mapondohan ng Marawi Liha program, kung ano pa yung tingin nila na paraan para mas mapaganda yung implementation at yung monitoring, definitely, inshallah, magkakaroon tayo ng mga ganong klaseng conversations. Sakaling ano ba yung mga possible na grant? Kasi nga, di ba, yung mga proyekto, manggagaling yan sa ministry. Sila yung mag-propose. Ano yung mga possible grant na hindi matanggap yung ano nila, project proposal nila? Siguro kasi 'di ba limited yung ating pondo, 500 million. Kung tatanggapin natin lahat, hindi yet talaga magkakasya. As of now, ang balita namin more than mga yung kung lahat ng projects ay tatanggapin natin, more than 500 million na siya. So it's really just a matter of prioritization. Nakasaad din sa ating report sa SCM, may mga bagay na urgent. May mga bagay na siguro pwedeng ipagpaliban na medium term, merong long term. So, dun muna tayo sa urgent siguro. Yun yung nakikita natin na magiging rason, for example, hindi naman ma-reject yung proposal, kundi ma-defer yung pag-consider parang, sa kanya. According to urgency, di ba? Yun yes, according to urgency. Natin. So, for example, kailangan ng mga IDPs natin na maganda yung water supply nila. So, yun yung uunahin natin. Over, siguro mga bagay na tingin natin, kailangan nila, pero hindi naman kailangan ngayon na. Oo. So, and inshallah, your PSC naman, yung mga MPs naman natin na bahagi ng PSC, are also trying to find ways para hindi tayo malimita dun sa 500 million. Sana. So, inshallah, we will work closely with bahagi naman ng parliament ang ating mga most of the members of the PSC. So, pag come budget season ng 2021, inshallah, makapaglagay din tayo doon ng additional funding for the Marawi Liha program. Sakaling ano, kunwari may mga yung sinabi natin hindi nasali, yung the same requirements ba yung kailangan nilang isumite para masali sila sa listahan, for example, ng mga beneficiaries? Sa validation, for example. So, yung detalye ng mga ganon ay hindi pa natin na lilista kasi hindi pa na-approve yung project proposal on information management. Okay. So, pero basically, kung ano yung mga kailangang malaman ng implementing ministries, ng PSC, as to sino yung mga IDPs, ano yung sitwasyon nila ngayon, ilan ba sila sa pamilya, saan sila located before the siege, and right now, yun yung mga kailangang malaman from the IDPs. As to yung kung stringent ba yung requirement, kailangan ba nila magpakita ng titulo ng bahay nila, ng ID nila, na papatunay na doon yung address nila sa Ground Zero, hindi naman ganun ka-inflexible ang ating ministries. Kasi alam naman natin ang sitwasyon na syempre, ang inyong mga MPs, taga dito rin sa Marawi, most of mga Maranao. Mga Maranao din. So, naiintindihan yung mga difficulties na ganun at iiwasan natin na maging additional burden yung pag-benefit from the programs, projects ng MRP dun sa IDPs because magkakaroon tayo ng mga ganong klase, mga stricto na requirements para lang kasali doon sa database.
posible ba na may hindi IDPs na makasali? Say for example, makita natin deserving naman pero hindi siya IDPs. Nakatira dito. Yung mga ganun kasi kaya ang ginagawa natin titignan talaga natin yung validation kasi yung sa MRP talagang para siya sa Marawi IDPs. Oh, intended talaga. Yes. Pero ang Bangsamoro government naman hindi siya para lang sa Marawi IDPs. So yung mga ganun na deserving, mga may mga sitwasyon na ganyan, maaari siguro natin silang i-refer sa appropriate ministries na may existing programs. So, tulad ng sabi ko, ang MSSD, ang kanilang mandato ay para sa mga vulnerable sector. So, yung mga ganong deserving of assistance from the Bangsamoro government, merong mga ganong klase ng proyekto, may ganong klase ng mga initiative ang ating mga ministries. Mm-mm. Kasi ang tanong nila, grabe, ang ganda ng mga plano natin na naka-align sa Marawi Rehab. So, hanggang kailan ito tataga yung natin, programa natin? Hanggang kailan siguro siya? Kailangan ng, inshallah, hanggang kailangan ng ating mga IDPs, ng ating mga stakeholders. Wala ba siyang duration na binigay? So, yung ating fund ay for 2020. Mm-hmm. Kaya dahil late in the year na, tinitignan natin na baka kailangan pa siya mag-spill over to 2021. So, may mga hakbang tayong kailangan gawin para mangyari yun. Ang ating Marawi Rehab program ay nandyan, siguro nakalagay sa memo natin, sa guidelines, 1 year yung validity niya. Pero nakikita natin na hanggat kailangan ng tulong ng ating stakeholders from the Bangsamoro government, hindi naman bibitawan ng MRP at ng PSC yung Marawi Rehabilitation. Okay. Kasi kailangan yun, di ba? Para sa kanila. Ngayon naman is, say for example, na-implement natin masyado tayong futuristic yung mga programa natin, hindi maiwasan na pwedeng mayroong hindi nasali. So, ano yung mga possible na proyekto na galing sa BARM in general or yung mga alternative na program na para sa kanila? So, yung mga, depende sa IDP kung ano yung kailangan nila. So, this is ang gusto nating mangyari dito sa PSC, dito sa MRP, ay yung mga proyekto na i-approve natin, popondohan natin, ay yung kailangan talaga ng IDP. So, kaya tayo, kaya natin sinisimulan sa data profiling, sa data gathering. Kasi gusto nating malaman, alin ba yung mga sektor ng IDPs na nabigyan na natin ng proyekto, naisipan na natin ng response, alin yung mga naiiwan pa. So, yun yung rason kung bakit nagsisimula tayo sa data, sa datos, para maiwasan natin yung mga ganun na may mga IDPs na naiwan tayo, may mga sector tayo among the IDPs na hindi natin nabigyan ng response. Oo, yung mga pangangailangan nila, diba? So, ano pa yung gusto kong itanong? For example, nagbigay tayo ng project na related sa livelihood. Paano natin i-monitor na sustainable talaga yung binigay natin na programa sa kanila? So, yung una pa lang, sa pag-screen pa lang natin. May mga ano ba tayo, mga next step na, kunwari ito, na ano na nila yung skill sa livelihood nila. May mga programa ba tayo na para ma-sustain yung binigay natin sa kanila? Yes. So, sa unang step pa lang, bago pa tayo magbigay ng mag-award ng livelihood assistance sa ating mga beneficiaries, magkakaroon na tayo ng proseso kung saan inaalam natin kung talaga bang sila yung mga tipo ng tao na kayang mag-sustain ng business. Uh-huh. Kasi kung hindi, baka ibang klase ng assistance ang kailangan nila. Baka hindi sila dun sa livelihood. Baka ibang kind ng assistance na mag-sustain sa kanila ang kailangan nila. So, dun pa lang sa first level, magkakaroon tayo ng ganung pagtingin sa mga beneficiaries natin. But after that, kapag nabigay na sa kanila yung assistance, training, kung may capital assistance ba yan, mga equipment na binigay, after that, yung monitoring aspect na yon, tinitingnan natin kung sila ba ay nagamit ba nila yung assistance for livelihood talaga o sa iba nila nagamit. I-monitor natin yon sa PSC. At saka kasama na rin yung ministry kasi nila yun, in-implement project nila. Project nila yun eh. Uh-huh. Yeah, so, ang kagandahan sa PSC, sabay niyang minomonitor yung lahat ng mga proyekto. Tinitignan niya kung effective ba, kung tama ba yung pagkaka-implement at kung may kailangan pang baguhin dun sa implementation para ma-ensure na
yung intended na yung goals ng proyekto na yun, kunwari livelihood, ay na-attain. Hindi yung na ipamigay lang tapos wala tapos na. Tapos na. So kung hindi na-attain, ano yung kailangan na changes na gawin? Ano yung supplemental assistance na kailangang ibigay kasi hindi na-attain yung original objective? Oo, naisip ko lang kasi 'di ba, gusto natin ma-understand talaga ng mga IDPs natin yung program. Will it be possible na as a legal beneficiary of the program, ako yung mamimili ng gusto ko? Say for example, sa livelihood na babagay sa akin. Saan ako lalapit? So yung ganun, for example, ang like inulit yung MSSD kasi talaga very particular doon sila yung kanilang napaka malaking mandato nila yung kung ano yung mga pangangailangan ng mga displaced persons. So meron silang Sagip Kabuhayan program, for example, na in fact meron na sila sa existing budget nila na i-implement nila targeting itong mga IDPs natin sa Marawi. So yung programa nilang yun, ang magdedesisyon kung ano yung project, kung ano yung business na paggagamitan niya na makukuha niyang assistance from the MSSD ay yung tumanggap, hindi yung MSSD. So ganun yung sistema empowering mechanism ng programa na yun, ng proyekto na yun, na hindi didiktahan ng ministry kung ano yung business na kailangan niya ituyo. Sabihin niya, dapat sa'yo tindahan. Oh. So, yung IDP ang magkasabi na, ito yung strength gusto ko. Gusto ko, nagtitinda ako ng ganito, ng hijab, ng pandesala, magtitinda ako sa, kung ano man. So, yun yung gagawin nung IDP, kung ano yung napili niya. Kung na-approve siya, at nakita na yun yung skill niya, siya yung bahalang mag-desisyon kung paano niya gagamitin. Kasi kung saan siya magaling, dapat doon siya. Oo, nabanggit natin kanina, yung PSC pwedeng mag-recommend ng program. May mga naiisip na ba tayo na kahit hindi galing sa ministry as a responsible agencies, kumbaga, may mga naiisip na ba tayo na programa na sa atin mismo sa PSC manggagaling? Actually, madami. It's para marinig nila kung ano yun. Yung mga... ayoko lang din i-preempt, pero madaming ideas from the PSC kasi nga nanggaling ang PSC sa mga members ng Special Committee on Marawi na siyang nakarinig directly from the IDPs ko ano yung mga problema ngayon, the past 3 years na since na displaced sila. So yung mga, it's a matter of, ang siguro ang kailangang i-overcome na hurdle ay yung gawin siyang konkretong proyekto. Kasi madami talagang ideas, alam natin madaming pangangailangan ng IDPs, yun nga, yung paano makabalik, di ba? Yung sa mga building permit, yung sa mga paano nila makapatay. Nasunugan talaga, hindi na mahanap. So yung mga issues na ganun, nasa top of mind yan ng mga members natin ng PSC, ang tanong na lang, paano natin siya gagawing konkretong proyekto na kayang i-implement ng ministries. So ganun yung mga pinag-uusapan since nag-launch at saka in the next few days and weeks and months na nandiyan ang PSC. Oo, kasi yung mga IDPs natin may iwasan ng dami-daming grievances kasi nga, yung Samranao pa, dito pa katarotob, diba? Kahit anong gawin mo, may mga makikita at makikita ka pa ring problema sa mga ganoong sitwasyon. Ngayon, ang hope lang natin talaga is sana talaga maipatupad ng mabuti yung mga programa natin. Yung mga ano natin, IDPs na syempre, ano, pag-iisip nila yon negative sa ganyan. Ano yung pwedeng mensahe natin sa kanila? So, ang inaasahan namin sa ating mga IDPs ay yung nandiyan ang PSC para ang servisyon ay sila directly, kayong mga IDPs directly. So, yung ating mga nilalagay na mekanismo within the PSC ay sinisigurado, ay nandyan para siguraduhin na yung lahat ng gusto nyong sabihin ay malalaman at matatanggap ng PSC to inform yung pag-perform niya ng kanyang mandato. Kasi hindi naman siya, ang base ng PSC ay dito sa Marawi. So, hindi siya isang opisina na malayo from the dito lang IDPs. Nandito lang siya. In fact, madaling puntahan, wag lang pong sabay-sabay kasi nasa pandemya pa rin tayo. Pwede pa rin, kailangan pa rin natin sumunod sa health protocols natin. Pero yung mga, kunwari hindi makapunta, mga hindi
May mga ano, focal person ba tayo? Inshallah, we will set those up. Ang magkaroon tayo ng siguro hotline, magkaroon tayo ng mga tulad ng sinabi niyo, focal persons, basta paraan, inshallah, gagawan namin ng paraan na ma-reach talaga yung PSC ng ating mga IDPs. At na yung ating mga kasama din sa PSC ay nakakapunta doon sa ating mga IDPs kung nasaan man sila. O, kasi sa pag-implement ng programa, gusto natin talaga kung pwedeng ngayon na eh. Ngayon na, so ano ba yung mga nakikita mo na mga challenges sa pagpapatupad ng mga posibleng proyekto natin para aware naman yung mga beneficiaries natin na hindi ganun kadali yung nagiging proseso ng ano natin. Actually, nasabi ko to dun sa isang camp manager. May binisita kami isang shelter na ang tanong namin sa kanila about the, yun nga, yung water wash situation nila. Tubig. Yung kanilang mga pangangailangan. So, sinabi ko lang din na baka sana maging patient kayo with us kasi alam naman natin na sa gobyerno, hindi dahil gusto nating mangyari bukas ay mangyari ora mismo. Yes, may mga proseso ang ating pamahalaan na kailangang sundin, which makes yung pag-implement ng mga proyekto, it will take a bit more time. Pero ang commitment naman ng PSC sa inyo ay talagang pagtatrabahuhan namin to ensure na yung kung matagal na proseso ay ma-shorten natin dahil round the clock naman na nagko-coordinate ang ating mga ang ating secretariat, ang ating PSC members doon sa mga implementing ministries para pareho yung nararamdaman na sense of urgency nung PSC na nag-approve ng proyekto at nung ministries na nag-implement na mag-implement ng mga proyekto. Oh, sa mga parang ano no. So ngayon narinig nila, napakalinaw na ginagawa naman natin lahat para mapadali at mas lalong mapabilis pa yung implementation natin. Ngayon, in general, actually, pa kung titingnan ko, parang nasagot naman lahat. Yung kung may mga tanong pa ulit, baka sa mga next series natin, pwede yung i-address. Kasi hindi pa naman, yung karamihan sa mga proyekto natin is, hindi pa naman siya nasisimulan. So, every time na I have a guest, palagi ko sinasabi, para nagkakaroon ng hope yung mga manunood na tagapakinig natin sa BARM natin. In your own MP attorney, no? Ano yung future na nakikita mo? Future ng ano natin ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kasi alam mo naman yung mga ano natin. Nakikita ko in general, no? Oh, in general, the BARM, the region. Ako nakikita ko na since nagsimula yung BARM na it's a genuinely autonomous, yun kasi yung isa sa mga goals natin, kaya natin pinalitan yung ARM ng BARM kasi gusto natin totoo talaga yung autonomy na meron sa ating sana region, hindi yung by name lang, pero yung pera natin galing sa national, sila nindidikta kung paano natin gagastusin. Yung BARM na nakikita natin ngayon is way more autonomous than yung previous setup. So nakikita ko na dahil ganun at yung mga desisyon ay nandito na lang sa ating rehiyon, yung level of accountability din ng ating mga government officials, ng ating regional officials, ng mga MPs, ng ating mga ministers ay mas mataas. Kasi hindi na pwedeng sabihin na kasi sa national ganito ganyan. Though may mga ganun pa rin, may mga proyekto pa rin na national standards ang nag dictate at sana maintindihan natin yon na mga mamamayan dito sa ating rehiyon na hindi naman natin pwedeng tanggalin completely sa picture yung mga requirements, mga batas, mga rules ng national. Pero dahil mas malapit na yung decision making sa tao, ang nakikita ko talagang future ay mas empowered as at mas active citizenry within the region. Na mas ang hope ko yung mas holding their officials answerable, accountable to what they do. And for me, yun ang ingredient for a healthy democracy, for a healthy government, na yung ating mga official ay nasa isip nila lagi na pwede kaming singilin ng mga tao tungkol sa mga problema nila. Masyado nang malapit yung mga tao doon sa mga tao, mga official na nagdedesisyon sa mga mangyayari sa buhay natin. Kaya dapat maayos natin gampanan yung ating mga trabaho. Opo. Kaya nga, no? Ngayon, siguro kasi parang natanong ko naman yung mga dapat na gusto nilang malaman. To make use of our time pa. Di ba bago lang na-approve yung admin code na sinasabi natin?
gaano ba siya ka-importante? Yung sinasabi nating admin code na yan. Yes, ang admin code natin, ito yung nagbibigay ng definition doon sa magiging structure ng ating Bangsamoro government. So, nakalagay dyan kung sa isang ministry, ano yung mga opisina under that, ano yung mga mandato ng ibang ministry. So, lahat ng responsibilities ng Bangsamoro government nakalagay doon sa admin code. Kasi sinasabi, ano ba itong admin code na ito? Bakit masyadong, importante ba ito? Bakit parang sineselebrate kung sino-sino na-congratulate, diba? Kasi alhamdulillah, nagsimula tayo sa BTA na ang parang, kumbaga, ang guide natin sa ating mga operations ay isang transition plan. So doon nakalagay na, ito yung number of ministries, ito yung mga opisina, pero hindi pa siya ganun ka-detalyado as much as the admin code. Ang admin code kasi batas. So yung, batas na siya. Transition plan, plano lang siya. So yung admin code, dahil meron na tayong ganyan, alam na dapat ng mga ministries kung ano yung trabaho nila. At certain na yun, hindi na yun, parang hindi na yun iko-question dahil nakalagay na sa batas, na-approve na ng parliament, na ito yung mga trabaho ng ministries. So kung may kakulangan, merong mga problema, alam na natin kung sino yung ministry na responsible kailangan singilin. At dahil din nakalagay doon kung ano yung mga sub-offices under the ministries, alam natin kung alin yung mga ministry na kailangan may presence sila sa province, may presence sila sa down to the anong level ng LGU. So yung mga, yung tulad na sinasabi ko kanina, yung level of accountability natin sa ating regional government ay tumataas dahil nga nasosolidify natin yung bureaucracy natin sa rehiyon. So, alam natin kung paano natin i-approach ang Bangsamoro government when it comes to getting assistance. Kasi may basis na, may batas na. Yes. Diba? Oo. So, ngayon kasi parang akala ko ngayon lang tayo nagsalita, tapos ayan na yung oras, no? Ano yung natin, message natin sa mga Bangsamoro? Ang message natin sa mga Bangsamoro. Tayo yun eh. Kasali tayo. So, ang inyong transition authority, ang inyong mga members ng parliament, ang mga ministers ninyo, siguro, binigyan lang tayo ng certain period of time, very limited time para maisagawa itong transition. In fact, kung titignan natin yung responsibilities na binigay ng BOL during the transition, masyado siyang kulang yung 3 years na yon. Pero we, makakasigurado kayo na ang inyong mga members of parliament are, at inyong Bangsamoro government is doing, are doing their best for it. Ngayon, nasa panahon pa tayo ng pandemya, kung saan yung mga balak nating gawin na gawin natin ng madalian ay hindi natin magawa dahil may mga limitasyon tayo sa mobility, limitasyon sa... Well, especially ngayon, pandemic. Yes, may pandemic. Tapos, may mga taong hindi makapunta ng mga ilang mga meeting, ilang mga sessions because of that. But nag-adjust agad yung ating Bangsamoro government. May mga cabinet meetings na online, by Zoom. Virtual talaga. Virtual na talaga. So, kinailangan yung gawing quick adjustment. Ang parliament din, ganun, may mga meetings at saka mga sessions ay open na to online participation. Pero iba pa rin kasi talaga yung nagagawa ng hindi ganun yung manner ng meeting. So gusto yun man natin na madaliin lahat ng gusto natin gawin, meron pa rin mga ganun klaseng limitasyon. And ang siguro, ang mensahe ko lang sa ating mga kasama dito sa Bangsamoro, na kasama sana yon sa i-consider nila kapag ina-assess nila o tinitignan nila yung performance ng ating Bangsamoro Transition Authority. Na yung ating the speed by which we work is affected by, not by the competence, by the capability of the officials that we have in the Bangsamoro government, in the Bangsamoro parliament, but mostly by itong mga limitasyon natin because of the pandemic. Tsaka siguro, kailangan din yung participation ng mga natin, na yung mga patuloy na pag-observe ng mga health protocols natin, kasi masyadong malaki yung naging apekto ng COVID-19 na ito sa atin. Most especially, yun na nga, gusto man natin padaliin yung mga proyekto natin, ganyan, masyadong limited yung time ito, natin. Yan, yung isa sa mga ang mga
sinusubukan ng aming opisina na ibahatid sa ating publiko ay yung seryosohin talaga itong itong pinagdadaanan nating COVID-19. Oo. Ako personally, ang pamilya namin naka-experience ng COVID cases, kaya very conscious kami kahit sa aming opisina dun sa mga health protocols. Mm-mm. Kaya sa mga proyekto na nai-implement natin kasama yung ibang MPs dito sa ating city sa Marawi, mm-mm, yun din sana yung gusto nating makita na para hindi tayo yun nga ma-delay yung implementation ng iba nating mga proyekto, siguraduhin natin na tayo ay sumusunod kasi isa lang na mahawa sa atin o magkaroon ng disease sa atin, ng COVID sa atin, damay kasi yung lahat ng proyekto na nai-involve yung mga taong nakakarating sa ating mga komunidad. So kung gusto natin na hindi nai-interrupt yun, kung gusto natin na tuloy-tuloy yun, pag sinabihan siguro tayo na maintain yung mga distancing, magsuot na mga mask, yung konti lang muna, tapos next batch na, siguro sana sundin natin yun para hindi tayo magkaroon ng further delays at further problems dun sa ating mga proyekto. And in fact, sa ano namin, sa ministry namin, sa MHSD, we are working on it talaga na itap yung mga nakikita natin na pinaka-influential in a certain community, like yung mga religious leaders. And for the information of everybody, sa amin, sa MHSD, we have conducted a month-long series on awareness about sa COVID-19 for the religious leaders. Bago lang natapos yung mga when we say religious leader, we also include yung mga kutaba, the one who delivers Friday sermon, para kasi yung mahirap kasi kung ikaw mismo na influential, siya mismo nang gagaling na hindi ito totoo. Kung hindi siya totoo, bakit ganun na lang yung apekto na nakikita natin? We also consider yung mga ustad, mga ulama, and in fact, sa next week, I think, kasi yung programa din namin as our initiative by our minister, Dr. Bara, is ngayon, natap na namin yung mga kalalakihan, then we will proceed naman sa mga babae. Kasi yung kailangan talaga eh, kaya tayo na-delay because of this pandemic. Yes. Kung hindi natin siseryosohin, sabi mo nga, malaki yung magiging apekto. Ayun, no? Maraming salamat po, attorney. Napakaganda yung naging usapan natin. And I'm hoping na kung may mga susunod pa, no? And pwede ka namin imbitahan, inshallah. And bago ako magpaalam or mag-acknowledge, say thank you kung may sasabihin ka man, and you have the time na as a means of closing na rin, no? So, ang dami ko ng messages sa Bangsamoro, pero ganun pa rin. Inshallah, next week, makikita natin kung naka-schedule yung first meeting ng ating PSC. Mga updates na, no? Ang gusto talaga namin yung para mas effective kami as your MPs, as your officials in the Bangsamoro bureaucracy, ay yung naririnig namin kung ano yung mga sinasabi, mga nararamdaman ng ating mga stakeholders. So, nakita nyo naman na hindi kami nag-hesitate na kahit nagkaroon na ng COVID, tinutuloy pa rin natin yung ating mga public consultation, public conversations. Kasi ganun ka-importante para sa amin na ang aming mga desisyon as your government officials ay dinidiktahan, ay informed by yung mga nangyayari talaga at nararamdaman talaga sa ground at ng mga ating mga stakeholders sa mga IDPs. So, sana huwag kayong magsawa na yung iba kasi parang ang tingin sa consultation parang usap na naman. Sa totoo lang, nangyayari, ganyan. Sa totoo lang, doon talaga nanggagaling ang mga mas effective na proyekto. Kung nanggagaling sa mga tao na nanggagaling sa bibig nila mismo kung ano yung kailangan nila. At hindi namin malalaman yun kung hindi tayo patuloy na nakikipag-usap sa mga appropriate at right people. Again, maraming salamat, attorney, our very active MP, Member of Parliament, Ana Tarhata Basman, sa pagpapaunlak po sa aming invitation. Alam mo, yung I was so overwhelmed na, wow, I informed them na we will wait sa 9:30, pero 9 andyan na, mashallah. And that is a spirit talaga na we really have to manage our time properly. So yung sabi ko, ay, andito na siya, mashallah. And
pag nakikita natin sa mga leader natin yung, so tigira na kasiyap ako oras, and nakakasiguro tayo na ginagawa talaga nila yung ano nila. Inshallah, inshallah. And maraming maraming salamat po sa mga tagapakinig natin. Medyo nababaguhan sila kasi bakit naging Tagalog tayo, no? I-clear out lang muna natin. Bakit po, yes, Tagalog po tayo? Kasi ako po ay, ang roots ko ay from Marawi City. So ang pamilya namin, ang aking tatay ay taga lumaki sa Marawi City, pero kami pong mga anak niya, kami mga kapatid ay sa Metro Manila na lumaki. So hindi po ako nagsasalita ng Maranao. So pasensya na po. I hope na na-convey natin yung mensahe at yung impormasyon na kailangan nating malaman this morning. In fact, napakalino po. Maraming maraming salamat sa mga tagapakinig natin na walang sawang nakikinig sa programa natin. Ito po ay para sa inyo. Itong katandingan. Katundingan, which means administration talaga. That is why tinatakal natin yung mga usapin, so tigiran ang mga bandingan, kailangan talaga malaman ng mga Bangsamoro people within the Bangsamoro region. Okay, of course, nagpapasalamat din tayo sa ating ministry, sa Ministry of Human Settlements and Development under the leadership of our minister, Attorney Hamid Aminuddin Dibara. Of course, to our BARM Chief Minister, Alhaj Murad Awud Ibrahim, and sa DXSK 95.5 Cool FM na hindi nagsasawa, palagi silang nandyan para maging daan upang yung mga gusto natin iparating ay may parating talaga sa mga Bangsamoro. Above all others, panalamatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala, kas kanya ni pumugay ko oras, no, sama na yan, nadita no di makasasampaya. We are praying na sana talaga malagpasan natin yung mga calamities, be it man-made o di kaya naman natural calamities na kinakaharap natin. Sa kung nakikita natin pandemya, may bagyo, that is from Allah subhanahu wa ta'ala. We really need to get the wisdom bakit ganon yung nangyayari. To the Bangsamoro government na pinagkaloob sa atin, sana hindi mawala yung hope natin. We are hoping for its success na sana maging daan ito upang mas lalo pang mapalapit ang ating mga puso sa Allah subhanahu wa ta'ala. We are asking Allah subhanahu wa ta'ala to grant us good end. May Allah accept our continuous effort and services as our pure ibadah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Muli, naririnig po natin ang programa nating katundingan, sponsored by the Ministry of Human Settlements and Development, sa oras na every Wednesday and Saturday. Pag Wednesday po, ang oras natin is alas 3 hanggang alas 4. And pag ganitang Saturday, we have the schedule na alas 10 hanggang alas 11 na. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Ruhanifa Danggaw Abdurrahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. DXM.